kan. Sarap kumain ngayon ng mainit. Luto tayo ng masarap. Ayan na nga guys, pakuluan muna natin yung sago. Actually, hindi ko siya alam lutuin talaga. So, first time kong magluto ng sago. Pero, based dun sa pinagtanungan ko, ganyan. Basta water lang, tapos lalagay mo na yung pearl o yung sago. Tapos, pakulo lang. Makikita mo naman yung changes habang tumatagal ng tumatagal. Medyo nagiging transparent siya. So, yun. So, ayan nga. Yan. Mga hiniwa-hiwa ko ng kamote. May saging na din. Yan. Ayan yung pearl na pinabili ko. Tsaka yung gata. So, ayan. Ayan na po, makikita nyo na yung pagkakaiba niya. Yan, medyo nagtatransparent na siya. Ibig sabihin, medyo naluluto na siya. So yan, pwede nyo lagyan ng food color o lagyan na ng asukal dyan para sirup na siyang matamis-tamis. So depende po, depende sa inyo. Depende sa kung paano nyo siya gustong gawin. Ayan po mga ingredients. Dito below, saging, yan, may ube, kamuting kahoy, tsaka kamote, tapos kailangan natin ng gata, sugar, and then yung pinapakulo natin. Guys, paghalu-haluin na natin, ilagay na natin dun sa kalderong paglulutuan natin yung kamote. Yung mga ginayat natin ng bite size lang po. Yung iba nga medyo malaki. So, depende po sa prepare nyo. Yung kamote, ube, kamuting kahoy. Medyo pinahuli ko lang yung saging ng konti kasi mas mabilis siyang maluto. Nilagay ko na rin dyan yung bilo-bilo. Bilo-bilo para hindi medyo dinilay ko ng konti. Tapos nilagay na yung gata para dalawang kan na gata yung ginamit ko para diyan. Kasi yung syrup nung pinapakulo kong sago nilagay ko na rin po diretso diyan para yun na rin yung dagdag sabaw. So yun po. Ayan na po itsura niya nung kumukulo na. Medyo dumidikit sa ilalim. So, inano ko lang. Hindi naman natin siya kailangan haluin ng haluin. So, tinanggal ko lang siya para hindi siya masyadong dumikit sa... Sarap ng tignan. So, ayan. Ayan na po ang ating finished product. Ayan, hindi man siya ganun ka-perfect. Hindi man siya kompleto sa Ricardo. Pero, go na!